Good day mga kanegosyo. So today meron po tayong sasagutin na dalawang katanungan galing sa comments section na isa sa mga naging video natin sa na in-upload dito po sa Facebook. So ang dami po kasi mga nagtatanong pero hindi natin magawang sagutin lahat. Kaya ngayon nakapili kami ng dalawang katanungan. Dalawa lang kasi ayoko masyadong humaba tong video na to. So umpisaan na nga kagad natin yan. So, yung unang katanungan is, magkano ang tamang patong sa mga paninda? So, ito mga kanegosyo, ang sagot po dito, depende po. Kasi, ang standard talaga is 20%, di ba, Nay? Ayan ang markup. Standard po yan. Across all industry. 20% po. Pero, hindi kasi ito applicable sa lahat. Hindi ito applicable sa lahat ng tindahan, sa lahat ng negosyo, at lalo-lalo na sa lahat ng produkto. Hindi yan applicable sa lahat. So, maari po na pwedeng bumaba sa 20%, maari rin naman na tumaas sa 20%. Depende po yan sa movement ng produkto para sa amin. Hindi ko sinasabing yun talaga yung main reason. Pero sa amin kasi, nagbababa at nagtataas kami ng markup sa produkto, depende sa movement. Kapag ka medyo slow moving, so yung ibang mga negosyo, binababaan yung markup nila para mabilis. Pero sa case naman namin, kapag ka medyo slow moving po, medyo tinataasan namin ng konti. Kasi yun yung mga bihirang hanapin, pero at least meron ka. Diba? Pagdating naman sa mga fast moving products, yan po yung medyo binababaan namin ng konti sa markup, sa percentage ng patong ng produkto. Medyo binababaan namin kasi nga po fast moving product naman po siya. Okay, ikaw na yan yung may input mo. At syempre may kinalaman dyan yung law of supply and demand. So, apektado ang pricing mo, syempre, ang pricing natin sa mga paninda, depende sa supply and demand. Yun nga, sinabi niya sa demand, kung slow moving yan at fast moving yan. Tapos sa supply naman, kung ang dami-dami niyang nagtitinda ng ganitong yun. Produkto sa isang lugar, affected din yung pricing trend dyan. Kaya nga sinabi ko, diba, hindi siya pwedeng, hindi ka pwede strictly 20% sa lahat, on all products diba? So, kailangan, meron ka mga factor na kinoconsider. Okay? So, yun ang apoy sinabi namin sa isa. Mga kanegosyo, bago po tayo magpatuloy sa ating video, gusto ko lang i-share sa inyo itong business idea kung saan maaari po tayong kumita ng maganda. Ito po ay para sa mga kanegosyo natin na naghahanap ng pupwede nilang maidagdag sa kanilang sari-sari store. Katulad po ng ginagawa ko, ito po ay kasalukuyang kong negosyo. Malaki po ang naiambag nito para dayuhin ng mga tao ang tindahan ko. Ito pong Volts Products mga kanegosyo. Maging sa mga tao na wala pang negosyo pero naghahanap ng pupwedeng pagkakitaan, ito po ay the best para po sa inyo. Unang-una mga kanegosyo, ito po ay maliit ang puhunan. Pangalawa, madaling ibenta. Pangatlo, lahat target market mo. Mga kanegosyo, kung interesado kayo, yung link nandyan lang po sa baba. So yung pangalawang katanungan na napili namin is, eto, bago lang tong follower yata natin Bakit nahihirapan ako magbenta or walang masyadong bumibili sa amin? Na lang, basahin niya lang mga kanegosyo. Shoutout rin pala sa yung ma'am na nag-comment. So, nagme-message rin siya sa atin. So, isang mabilisan lang. Bakit nga ba nahihirapan ang mga tindahan na makabenta? So, meron po akong isa, dalawa, tatlo, apat na rason na isinulat dito. So, yung first reason, bago ka pa lang. Kaya konti pa lang yung mga taong gustong sumubok bumili sa tindahan mo. So, sa case namin, isang taon ang binilang, di ba, na bago nagkaroon ng ng talaga masasabi natin na customer or yung mga tawag dito, suki, kung tawagin. Okay? So, repeat customers. Okay? So, gagawin ko pong halimbawa dito ang Angel's Burger at saka yung Canto Burger. So, Angel's Burger, pagka sinabi mong, nakakita ka ng Angel's Burger at nakakita ka rin ng nagtitinda ng burger, yung Canto lang, saan ka bibili? Siyempre, doon na sa subok mo. Doon na sa kilala mo, doon na sa alam mo yung lasa. Kumpara doon sa nagtitinda ng burger na same price lang naman yung ino-offer at same burger lang rin naman, di ba? Saan ka unang bibili? Siyempre doon sa kilala mo ng negosyo, di ba? Ganun din po sa tindahan natin. Yung mga tao na suki ng ibang tindahan, siyempre kapag may nakitang bukas na tindahan, yung iba may mga sumusubok pero karamihan po doon sila nagpupunta sa kung saan subok na nila, kung saan kilala na nila yung nagtitinda at komportable na sila doon sa tindahan. Yun, okay. Nice word. Yun, kung saan po yung nakasanayan na nila. Okay? So, ano yung solution doon? So, syempre, tiyagain mo. Magpakilala ka.
Diba? Kagaya ng ginawa namin, isang taon po chinaga namin na konti lang talaga yung bumibili sa tindahan. Chinaga po namin. So, instead na magbukas kami ng umaga, ang ginagawa namin, hinihintay namin magsarado yung mga kakumpetensya namin tindahan hanggang sa kami na lang po yung bukas. So, sa amin na po napupunta yung mga customer. So, hanggang madaling araw po kami. Ganyan yung naging strategy po namin. Kasi, syempre, wala nang ibang bukas na tindahan. Kami na lang po. Kaya yung mga tao, sa amin na po ang punta. Kaya sa kapag nakita nila kaming bukas ng medyo maaga-aga pa, yung may open pa rin yung mga kakumpetensya naming tindahan, komportable na silang pumapasok sa tindahan. Komportable na silang bumibili sa tindahan kasi nasubukan na nila kami nung time na madaling araw kami lang po yung nag-iisang tindahan na bukas sa lugar. Okay? Ikaw, Nay. At in connection dun sa ating coach, pakilala ka. So, kailangan visible ka. Kung yung tindahan mo is meron namang pwesto sa harapan na maupuan, dun ka. Tapos, ngitian mo lang yung mga dumadaan. Isa kasi yun eh, na parang, ay, approachable naman pala. Oh, okay pala yung tindera dun, okay pala yung tindera. Alam mo yung ginagawa natin dati, Nay, mga dumadaang tao, dinadaan-daanan lang tindahan natin. Diba, ano sinasabi natin? Hello, tindahan po kami. Tapos dadaan lang, di naman bibili. Ano po yun? Ilan po? Mga ganyan. Ginagawa na lang natin katatawanan para kahit papano yung boredom natin and also yung disappointment natin na dinadaan-daanan lang tayo, mapalitan po ng positive energy, good vibes, di ba? So isang taon, imagine ka negosyo, ganyan yung ginawa namin, chinaga po namin hanggang sa, ayan, kahit papano, masasabi ko naman na hindi man masabing malakas ng tindahan namin, sa totoo lang, hindi talaga. Pero, masasabi ko na maganda na rin kahit papano yung rolling ng business. Yes. Okay? Maganda na yung takbo kumpara nung nag-umpisa. So, number two reason bakit walang bumibili sa tindahan mo. Marami na kayong sari-sari store dyan sa lugar ninyo. Ibig sabihin, marami na pong options ang tao. Ang tao mabilis na pong mag-decide yan. Halimbawa, may bibili sa'yo. Meron po kayong Red Horse. Naku, ubos na. Okay, doon tayo sa kabilang tindahan. Yes. Ganun na po ang mindset ng tao kapag kadikit-dikit na ang sari-sari store sa area. Kami po hanggang ngayon, araw-araw na experience pa rin po namin yung ganyang scenario. Wala tayong magagawa dyan. Kasi may mga katabi tayong negosyo na kagaya rin po ng negosyo natin. Di po ba? So, nangyayari po talaga yan. So, ano yung solution dyan? Di ba? Ayan yung problema eh. Ano yung solution? So, magtinda ka ng produkto na sa'yo lang matatagpuan. Halimbawa, yun sa amin, bukod sa sari-sari store, ayan, katulad na negosyo mo, meron kaming refill, dishwashing liquid. Eto, blessing, dumating si Volts, ang charger na sa kalam. Kami lang ang meron yan dito sa Pateros. Bukod dun sa mga dinala na namin, ha, yung mga resellers namin. Ha, diba? Pero kami yung main dito sa Pateros. Ano pa? Laruan, di ba? Meron na rin iba nagtitindan laruan, may katabi rin kami, katapat, pero hindi ganun karami kagaya ng sari-sari. So, kumbaga, dalawa lang kami sa area. Kaya, di ba, dalawa lang yung pagpipilian ng bata. Kung hindi sa kanya, sa amin. Kung hindi sa amin, sa kanya. Hindi masyadong mabigat yung competition. So, ganun po. Gamis, kasama sa laruan. Okay, yung mga ganyan. So, yun po, magtinda ka ng mga produkto na sa tindahan mo lang matatagpuan na kung saan magkakaroon po yung mga tao ng rason para dayuhin yung tindahan mo kahit malayo pa yan sa kanila. Yun po, yung naging strategy namin kung bakit hanggang ngayon nakatindig pa rin po ang aming tindahan. Okay? So, reason number 3 is yung location ng store mo. Malaking factor yan ka negosyo. So, sa amin, pag dito sa kaliwa, pang-anim po kami. So, limang tindahan muna yung dadaanan ng mga customer bago mapadpad sa tindahan namin. Pagka dito naman po sa kanan, tatlong tindahan po muna ang dadaanan nila bago mapadpad sa amin. So, total 6, 7, 8, 9. So, 9 sari-sari stores ang dadaanan ng mga tao bago po dumating sa mismong tindahan namin. Ganun po kahigpit yung kompetensya sa lugar ng pinagtatayuan ng aming sari-sari store. Pero, kung pag-iisipan at pag-aaralan mo ng mabuti, mabubuhay ang negosyo mo. Yan po ang sikreto ka negosyo. Pag-aralan nyo lang po ng maigi. Obserbahan ninyo yung mga tao. Kung ito ino-offer ng kabilang tindahan, pati dito sa kabila, ano naman yung kaya mong i-offer sa kanila na hindi kayang i-offer ng siyam na tindahan na yon? Diba? Nagigits nyo ba ka negosyo? Okay? So, ikaw na yun yung add-ons mo doon.
Kasi pagdating sa location, mabigat talaga. Yan talaga napakalaking factor niyan kahit ang dami mong mga magagandang paninda, eh, 'di ba? Pagdating sa location, 'di ba, kung nakapamili na, nakabili na 'yung mga tao doon sa mga naunang tindahan sa iyo, eh talagang ano na lang, kumbaga sa ano, ilatak na lang 'yung baga, 'yung pinaka last option ka na lang, eh, 'di ba? Pero may solusyon diyan, 'di ba? Ano 'yung solusyon na naisip namin? Eh sinabi kanina ni Mrs., i-adjust mo 'yung paninda mo. Katulad po ng tindahan namin, ah. So noon, nasa loob lahat ng paninda namin. Ito, ah, hindi ko sinasabi na para to sa lata kasi baka mamaya ipinagbabawal diyan sa lugar ninyo, 'di ba? So pag-isipan niyo rin, magtanong-tanong rin kayo. Kami ang naging diskarte namin since dati nasa loob 'yung mga paninda namin, sinubukan naman namin na i-adjust, ilabas lahat ng mga paninda namin sa kung saan nadadaanan talaga ng tao. So, yung mga nasa loob na paninda, inilagay po namin lahat sa labas. Kaya kung makikita nyo, yung rep ng ice cream namin, nasa labas. Yung mga laruan, nasa labas. Hindi po ba? So, kumbaga, inilalapit mo sa tao. Kasi, wala kang magagawa, eh. Pagdating sa location, eh, di ba? Ang layo mo, eh. Lalo na, ang dami ng tindahan na nadaanan ng tao, tapos yung mga paninda mo hindi pa tanaw, talo ka na talaga. Di ba? Kaya isang paraan na naisip namin, kahit malayo pa sila, pagka natanaw na ng mga bata na customer namin at yung ibang mga tao, yung paninda namin, eh talaga mapapaisip, eh meron pala dun, no? Subukan nga natin dun. Di ba? Yan lang yung solusyon na nakita ko, eh. Kaya naging effective naman yung ginawa namin. So yun po mga kanegosyo, ikaw na, add-ons tayo. Yun, sa location, ang para lang masimplify ko or makunik ko dun sa sinabi ni Coach Mark. Sa location, ang laban mo dyan talaga, visual representation ng tindahan mo. Hanggat kaya mong pagandahin, maaliwalas ang tingin, malinis, yun ang laban mo sa location. Kasi ako, based on experience, kung ako yung bibili, ayoko bumili sa tindahan na madilim, madaming sungut-sungut kung ano-ano mga nakalagay dyan, as much as possible, ano siya, pleasing to the eyes. Magandang tingnan, yes. Maayos, maliwanag, maaliwalas. Malinis, kaya galit na galit ako pag madumi. Hindi totoo yan. Okay. So, yun mga kanegosyo. Meron pa pala, last natin to mga kanegosyo. Medyo humahaba na. So, last, yung pricing, di ba? So, dapat, pag nagpresyo tayo mga kanegosyo, i-consider po natin yung price competition sa area natin. So, ito ang tatandaan pagdating po sa pagpepresyo. Huwag kayong magpepresyo ng sobra-sobra. Diba? Eh, ang ganda ng tindahan ko, eh, 24 hours akong bukas, eh, tataasan ko ng husto to. Okay lang naman yun, pero wag pong sobra-sobra. Dahil tatatak na sa isip ng tao na talagang masyado mahal sa inyo. Bakit kami bibili sa inyo kung available naman yung gusto namin bilhin sa kabilang tindahan? Diba? Pag masyado namang mababa, ano, eh, hindi, mamamatay lang po yung negosyo ninyo. Mahihirapan kayo makasurvive. Lalo na kung kagaya po sa amin, eh, ang dami po namin tabi-tabing tindahan. Diba? So yun lang, dalawang bagay lang kailangan ninyo i-consider pagdating sa pricing mga kanegosyo. Huwag masyadong mataas at huwag doon sa suicide price. So yun lang mga kanegosyo, sana kahit papaano nakatulong po sa inyo tong topic na pinag-usapan natin ngayong araw na to. Kung meron pa po kayong ibang mga katanungan na gusto nyong pag-usapan natin, comment nyo lang po yan sa baba. Pipilitin namin na mabigyan ng kasagutan ng mga yan. Okay, maraming salamat po.